palad at malubog. Ang sa Diyos ay may takot, sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahop. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa paggunita natin ngayon kay San Jose bilang isang manggagawa, ating alalahanin at ipagdasal ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, lalo't higit ang mga manggagawang Pilipino na walang sawang naghahanap buhay para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ating ebanghelyo, hindi kinilala ng kaniyang mga kababayan si Jesus. Siya'y kinilala bilang anak ng isang karpintero at buhat sa isang payak na pamilya. Kaya naman, kasabay ng kanilang pagkamangha, sila rin ay nagduda sapagkat hindi nila kilalang tunay si Jesus. Patuloy nawa nating kilalanin si Jesus sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw, lalong-lalo na sa mga inaapi, gutom at walang boses sa lipunan. Bagamat sila'y payak, hindi ito nangangahulugang wala na silang kwenta. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong inaatas at makampan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap,
malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Malulubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaim niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kaniyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambayanan. At dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang tanghali rin po, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sinisimulan natin ang unang araw ng Mayo sa pamamagitan ng pagbibigay parangal kay San Jose Manggagawa. Hindi lang ang simbahan ang nagbibigay halaga sa mga manggagawa, kundi ang ating lipunan at pamahalaan. Sa atin pong mga Katoliko, si San Jose ang itinuturing nating patron ng mga manggagawa. Maliwanag po na narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus ay bumalik sa kanyang sariling bayan, ang Nazareth, upang ipangaral ang mabuting balita. At doon, siya ay nagturo sa sinagoga. Nagtuturo siya mismong araw din ng mga pamamahinga. Marami sa taong bayan ang talaga namang namangha, nabigla at nagtaka. Pero marami din sa kanila na tila bagay hindi makapaniwala at lubos ang pagtatanong. Sila ay nagtanong kung ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay talaga bang propeta. Hindi sila makapaniwala sapagkat siya'y anak ng isang karpintero mula sa Galilea, anak ni San Jose at ni Maria. Para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, ito ay isang malungkot na karanasan dahil hindi siya tinanggap mismo ng kanyang sariling bayan. Pero alam po ninyo, mas madodoble ang sakit na ito dahil sa mga pagkukutyang dinanas niya noong siya'y nagpakasakit at ipinako sa krus. Kaya ang itinuturo sa atin ngayon ng ating ebanghelyo, dalawang mahalagang punto. Unang-una, huwag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao.
mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, huwag tayong mabuhay sa mga sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kung mga salita ng ating kapwa ang ating pagbabasihan, kadalasan masasaktan tayo sa mga ito. Mawawalan tayo ng gana at minsan din hahatakin tayo nito papaba. Subalit, kung ang ating pakikinggan ay ang tanging tinig at mga salita ng Diyon, tiyak yun, hindi tayo maliligaw at tunay na tayo ay mamumunga. Ikalawa, itinuturo sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang pakikiisa sa plano ng Diyos. Kaya inihandog niya ang kaniyang buhay upang tayo ay maligtas at makibahagi sa hatid nitong mabuting balita na natiling tapat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi maging sa kanyang mga gawa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating pagunita kay San Jose bilang patron ng manggagawa, naway kagaya niya, mas higit na makita ang akting lakas, tapang at dedikasyon, hindi lamang sa mga salita, ngunit higit sa lahat sa ating mga kamay, sa ating pagkilos at sa ating paggawa. Maraming bagay ang pwedeng magpahinto at magpahina sa ating kalooban habang tayo ay gumagawa ng mga mabubuting bagay. Subalit, huwag tayong panghinaan ng loob. Bagkus, ang tunay nating pakinggan ay ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ibayong lakas at pag-asa. Makibahagi tayo sa kaniyang plano at kalooban. Kagaya ni San Jose, namuhay ng simple, namuhay ng may kababaang loob, namuhay na punong-puno ng pagkilos at kagandahang loob. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, manatili nawa tayong tapat sa ating isip, sa ating pananalita, at higit sa lahat, sa ating paggawa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan at sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao, manalangin tayo.
Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghihirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa dito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama naming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na amin hiling. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gunuginita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birhing Mahal, si San Jose'ng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose'y naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila,
at San Pedro Kalungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin. Ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin. Ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating po na ika-4 ng Mayo, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-6 po ng gabi. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para kay San Jose manggagawa. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa, sa iyong bisig, iyong inalagaan si Jesus at si Maria. Sa iyong bisig, tulad ng ibang mga ama at manggagawa, ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak na sana'y kami alagaan dito sa aming buhay. Gayon din, iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. San Jose manggagawa, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.